Welcome to IPAS Online Review and Mentoring Academy. My name is Jan, and I will be your host for tonight. Here at Hope Talk, we invite successful IPAS Online Review candidates in the NCLEX to share their wonderful stories and also learnings from their journey in achieving the goals of becoming a registered nurse, whether you're in USA, Canada, or Australia. Today, we have the privilege of delving into the inspiring journeys of one of our students, each a testament to the power of resilience and the pursuit of dreams. Without further ado, we'd like to welcome our NGM passer, Mr. Charlie Villamater. Hi, sir. Good evening. Good evening, sir. Kamusta po pakiramdam natin ngayon? Ito, grateful and sobrang happy. We would like to know more about you, Sir Charlie. Saan po tayo located pala? Currently po, day off ako. Nandito po sa Bulacan, Ubando. So same timing po tayo ngayon, no? Philippines lang. Alright, Sir Charlie, we're excited to hear about your stories. Maybe you could tell us about your educational background leading up to that, to taking your NCLEX exam. So, bali, first course ko po kasi is Marine. So, na-finish ko po yung academic requirement for 3 years. However, hindi ko na-finish yung apprenticeship during that time kasi nagka-baby ako, biglaan. So, kumbaga, na-derail yung plans. So, after that, so, kailangan ko mag-work muna for the meantime. And then, nag-work ako as Uber specialist. Noon may Uber pa. Sa office kami, kami yung nagpa-process ng paper, makapapasok sa Uber para maging driver. Ganun. So, yun naging work ko for 2 years. And then, however, hindi ako fulfilled. So, kinausap ko yung father ko if pwede niya akong i-help regarding dun sa pag-course ko ng nursing career. So, I'm blessed na hinayaan niya ako mag-course ulit ng study. Ayun, so, na-finish ko naman siya on time. Graduate ako noong 2021. I remember ang goal ko that time is to be at least top 10 ng NLE. So, top 10 is, I remember, if I'm not mistaken, 86.40-something. So, ako, I came short lang at 85, pero pinag-arap ako talaga siya. And then, supposedly, after that, ang plan is to go mag-review na diretso na NCLEX. Pero gusto ko muna magpa-experience. So, yun, after kumakuha yung license, nag-work ako sa, meron kaming private-owned na psychiatric facility, dalawa. So, while nag-waiting ako doon sa government na gusto kong pasukan as psych nurse, nandun muna ako sa psych facility namin, working. And then, nakapasa na ako doon sa ina-applyan ko kasi I waited for 8 months. So, yun. And then, until now, dito pa rin ako sa current place ko, sa National Center for Mental Health. And thank you, Sir Charlie, for sharing. No? You mentioned po, graduate po kayo 2021 and nag-work po kayo as a psychiatric nurse. Yes. How's the experience po working as a psychiatric nurse? Medyo challenging siya, and then at the same time, yung risk kasi niya is safety mo din as a nurse. Kasi although may, kasi parang dalawa siya eh, may chance na may medical problem din yung patient, at the same time may mental problem din. So, baga holistic mo silang i-care o i-baga-alagaan. So, kumbaga, medyo challenging siya in a way na different sa ibang mga specialty like OR or ER na mainly focused lang dun sa mga medical problem. So, yun. I think number one is yung safety ng mga nurses, yung pinaka at risk at the time. Kasi po, di ba sir, hindi naman siya common usually pagiging psychiatric nurse. Mostly, our nurses are working in the ER, medical surgical unit. So, it's good for us to know din, no? Yung challenge ng isang psychiatric nurse. And sir, how about your review program? Bali, nag-decide ako mag-review or magpasa ng requirements sa IPAS around June, kung doon ako nagkakamali, or July, something. So, sobrang bilis na ng process, and then hiningan lang ako kagad ng mga requirements, ganyan. Ang bilis lang niya, kumbaga, meron na akong kagad na ito yung reviewer, everything, ready na lahat. So, ang gagawin ko na lang is mag-study, ganyan. So, at that time, medyo I'm going through something lang kasi kaka-break lang nung 3 years na relationship ko, medyo unstable ako during that period. Pero I prayed kasi kay Lord na kung if may mga hindrance siya sa akin, like person, baga tanggalin na niya, hayaan niya ang lead yung plans niya for me. Baga, ayun, so nag-persist lang ako, nag-persevere lang during that period. And then, I remember, nag-ask ako kay Sir Mark ng proper strategy at that time. Kasi ang way ko that, supposedly that time is, kunwari, if fundamentals yung una, itatapusin ko yung program for fundamentals and then magbabasa ako ng 500 questions at that time. So, I asked
kay Sir Mark if possible ba yon na ma-meet ko yung period kung kailan ako mag-exam. And then at that time, kumbaga hindi siya possible since parang kailangan ko i-trust yung program ng IPAS. Kumbaga each subject may mga specific period, specific task na yun yung kumbaga kailangan i-pursue. So doon ako nag-focus. So as in lahat ng possible kong i-ingest dun sa program na yun, trinay ko siyang i-kunin or reviewin ng maigi. As you mentioned, sir, no, napaka-systematic ng ano, way ni IPAS. So hindi po talaga kayo maguguluhan kung paano yung magiging program and yung review schedule ninyo. So somehow, Sir Mark helped you all throughout, no? Your study guide, parang ganyan. You're also using the activity tracker provided by Sir Mark? Medyo ano lang po, medyo iba po yung week ko kasi since mahaba po yung period ko at that time na mag-review, so para may 6 months preparation po ako. So humingi po ako ng advice kay Sir Mark if parang own ko na timeline po yung gagamitin ko sa pag-review. So he agreed naman po at that time. Kasi parang shifting po kasi yung schedule namin, 12 hours, ganun. Per, kunwari po, this month is night shift kami, next month, morning shift. Hindi po ako makasabay sa online, kumbaga na review. So kumbaga, ano po, team replay po ako sa cycle 11 ko pala. Kumbaga, I work through my own pace lang po, kumbaga, in short. And yun po, once in a while, nag-update po kay Sir Mark if tama po yung strategy, and then yung result po ng mga exam. So that's how your coach help you with your study, no? And I appreciate, sir, that you're taking the advice of your coaches. Because you know what's best for students, eh. And I agree, 6 months of review is enough for you to pass the exam. As long as we are committed to your schedule. Sir, na-mention niyo po earlier, no? You had your relationship, your breakdown. Or for having 3 years, sorry, your relationship. Paano niyo po siya na-overcome while studying po? Supposed to be kasi, I'm supposed to, ano na, mag-propose na during that year, parang December, if I'm not mistaken. So, kumbaga, sobra akong ano, devastated, ganun. Hindi ako makapag-focus, parang 3 weeks. So, during that time, sobrang confused kung tama ba yung plan ko mag-review, and then it happened. So, pumunta ako paklaran to pray na, Lord, ito ba talaga yung gusto mo for me na makapag-focus ganun. So, kumbaga, in-embrace ko yung challenge na binigay niya. Ganun. Although, medyo mahirap. Pray almost every day na sana bigyan niya akong guidance. Ganun. Ayun, and then, during that time, para ako nagkaroon ng much clarity. No? Siyempre, wala na. I can focus lang. Ganun. So, that time, nagkaroon ako ng sense of urgency. Ganun. And then, as in desperate talaga akong pumasa. So, yun. Kayo, yung mga advice ko sa mga students, ganun. Huwag niyong hayaan na yung person or yung mga circumstances, kumbaga, hinder dun sa dreams niyo. Meron kayong dreams na kailangan i-pursue, go for it. Kumbaga, huwag niyong hayaan na may magsabi sa inyo na hindi niyo kaya, na hindi niyo, kumbaga, makapasa yung exam na yan. Kahit ilang ulit pa yan, as long as nandun yung perseverance niyo to pass, kakayanin. Yeah, thank you for providing the advice, no, Sir Chardy. Definitely, marami tayong students na kahit ngayon, while ongoing ang review, they're also experiencing the same thing. But you did not stop yourself from achieving your goals, di ba? Yes. Yan naman talaga. Magkakaroon lang tayo ng positive mindset. I want to ask Sir Charlie, no, did you seek any family or personal support system during your course of, you know, breakdown? To be honest, sir, yes. Siguro, different lang yung way ko. Like, yung iba po kasi, maybe ayaw nilang sabihin yung nag-text sila na NCLEX, ganun. So for me, sinabi ko sa mga closest friend ko and then sa family especially. So during that time, sobrang lapit ko sa family. And then I can tell sa kanila yung feelings ko during that time. So inaccompany nila ako. Kahit minsan naiyak ako, sabi ko sa father ko and then sa mother ko, kaya ko ba talaga? And they said na, muntik ka na nga mag top 10 sa NLE, tapos ito, hindi mo kakayanin, gano'n. So, kumbaga, parang na-brought back yung confidence ko, ganyan, na maybe hindi pa ito yung time to pursue yung serious relationship at this moment, ganyan. Ayun, as in, laser focus talaga. And I tried to, I have a professor noon, si Dr. Padagas. So, ngayon ako advice sa kanya, sir, medyo confused ako, parang pinanghinaan loob, ganyan. So, niremind niya ako na always na, siya, you need to focus lang. This is the goal, you need to be a USRF. Focus ka lang. Other than that, wala kang dapat focus.
So, doon ako, pinanghuha ko yung word na yun na kailangan ko talaga mag-focus. Outside of that, hindi ako nag-out of town or what. Kahit gusto ko, hindi ako umatin ng Coldplay, concert, kahit gusto ko. Ayun, so, it worked naman so far. Marami tayong learnings dyan, no, Sir Charlie. Number one is yung support system. It's really important to have someone to share your feelings while you're in the due process of your review. Because no one can understand your feeling that time. So, but we respect, no, those students who really don't want to share that they're taking the exam for some personal reasons. But for some, like us, sir, I also share it to my immediate family so that they can understand my situation. And then sacrifice. It takes a lot of sacrifice. Most especially yung mga gala, concerts, and all. Yeah. So ang tawag ko dyan, sinishare ko rin to sa students ko, it's like a one-time big time. You have to put everything, your heart in it para maipasa talaga natin to. And I forgot to congratulate you for make it, no, almost on the top 10 NED. Bali, no? Galing. Amazing, sir. And sir, some of our students would like to know as well, no? How did you balance your personal life and commitments while studying for this NCLEX? During that time, kasi fortunate ako na yung work ko as psych nurse is 3 days and minsan na next week 4 days lang. Kasi yung shifting namin is 12 hours. So meron akong mahabang day off and then weekend request din na additional off. So may mga period na 7 days, wala akong pasok, ganun. So ang way ko that time is, kumbaga parang mamba mentality, ganun. Woke up na ako ng 4 o'clock. And then prepare, kain, then lahat. Start on 4:30. And then from 4:30 to 6:30. And then break. That's one session. And then another session as parang 9 to 11 something. Or 9 to 10. Parang second session. So during that time, kumbaga meron akong 5 sessions in a day. For ano, every 2 hours yung kumbaga pagitan niya. So ganun ako nag-set up ng ano ng study habit. Like hindi ko kasi kaya yung isang tuloy-tuloy na 4 hours, 5 hours, kung hindi siya kaya. So trinay ko siya i-break down ng maaga. Like kailangan kong gumising ng maaga to prepare. So yung materials ko ready na lahat. So ako na lang yung aantayin. So may mga episode na much earlier, like 3 o'clock pag gusto ko talaga mag-study din yan. Yun, mga advice ko sa student. So if nag-wake up kayo ng 10, try nyo adjust ng konti. Early, literal na early. So, mas mahaba yung period na lang time makapag-study. Yun. At saka, most quiet kasi yung, for me yung mga ganong time. Like yung madaling araw, ganun. So, sir, while working, no? Whether if it's 12 hours or 8 hours, 7 hours a day, you still find a way to review somehow, no? Even on your weekends, definitely on your weekends, you will do double time. Either recorded. Since you mentioned earlier, team recorded tayo na. Yes. How many recorded po kayo on weekends? At least 2 to 3. Pero most of the time, dalawa lang. Kasi ano, nagsasagot din ako ng mga questions. Ganun. So, yung question ko medyo different kasi meron akong parang handbook ng parang NCLEX na book. So, bukod dun sa provide ng IPAS na mga questionnaire, so nag-additional pa ako ng questions. Kumbaga. So, probably ang goal ko that time is, nag-start ako ng 80, 100, 150, 200, hanggang max ko 250, as in diretso. Kumbaga, gusto ko ma-build yung stamina ko during answering na, kumbaga, hindi ako mapagod kagad, yun nun. Even sa noise. Alam, kasi may mga nagsabi doon sa parang group chat namin before na may mga times na maingay doon yung mga nag-exam din, sa NCLEX, ganyan. So, what I did is, pumunta ako sa SB. Trinay ko mag-acclimate sa noise. Medyo weird. So, since maingay siya, I mean, sinanay ko magsagot ng question during ganong times na maingay. So, nung nandun ako sa exam, totoo nga, may mga person na maingay talaga sa during exam. And hindi ako sanay lagay ng earplug. Ganun. So, ayun, mas naging, ano, I mean, used to it ako sa noise. So, yun yung naging, ano, ginamit ko that time. Ah, okay. So sir, parang nangyari no is you are reviewing your recorded and at the same time you're doing your practice questions. But before that, you also honed your concept mastery na no. Yes po. Bali, tinig ko po yung advice ni Sir Jay at ni Sir Mark na mag-focus talaga sa concept. So during that time po, hindi ako umaalis dun sa halimbawa, funda.
hindi ko po siya alisan hanggat may mga topic po ang dinintindihan. Once na na-master ko na po as much as possible yung topic, saka lang po ako mag-jump ng ibang topic. So, kumbaga, yung confidence ko po na-build during yung months na nag-pass. So, yun po. Nung nag, kumbaga, yung peak ko po kasi nung ano ba ako, nag-take na po ako ng midterm exam and then yung final exam po sa ano, IPASS. Mga pass, ano, matataas so far. Ayun po, siguro po gawa din po ng ano, yung mastery ng concept po yung pinakamahalaga. Mahirap mag-go on sa isang topic na hindi mo siya na-master bago ka umalis. So, yung importance ng mastering yung concept is very, I think, important. I definitely agree with Sir Charlie, no? Especially to our new students who are still in the process of completing the requirements. Yeah, diyan nagtatalo yan minsan kung either they have to wait for the release of their eligibility before they start the review, or they can start reviewing while still in the process for completing the requirements and getting your eligibility. So we usually advise our students now to start your review as early as possible the moment that you are enrolled in this review program. Kasi ano yan eh, parang para hindi kayo mag-cram when the time comes. Because when you get the eligibility, they will ask you for the ATT na, no? When do you want to take the examination? So that the pressure will not be so hard on yourself na rin eh. So the, pag may exam date ka na, at least, somehow you will be prepared. So sir, nung nalaman nyo pa yung eligibility nyo, were you in the process of reviewing na or you waited for your eligibility? Hindi na po ako nag-wait sa eligibility mag-review. Nung the moment na binigyan na po ako nung IPASS ng yung review program po, nag-start na kagad ako right away. So, kumbaga, I try to manage yung time ko as much as possible. Since ang timeline ko po nun is parang 3 to 4 months po ako mag-review. And then yung last 2 months po is more on, ano po, UWorld yung magiging mag-focus. So, during that time, as in, tinake ko po talaga yung concept, lahat ng program po, as in, na-take ko po siya as much as possible. So, nung nag-transition na po ako sa UWorld, yun po, yun na po yung challenge. Doon na po pumasok. So, you mentioned, sir, no? For the 6 months of review, 3 months of it, you use it for your concept mastery. And then the 3 months will be your question banks na to enhance your test-taking strategies as well para mahon din yung part mo na yun, no? But are you also reviewing while taking your practice questions at the same time? Yes po, sabay ko siya ginawa po. Kumbaga, halimbawa dun sa topic ng fundamentals, diba after po nun, may mga question po, question and answer po. Tinig ko po siya lahat. As much as possible. Hindi po ako nag-skip ng questions. So, lahat po, as much as possible, sinagutan ko siya. Kasi may mga, na-notice ko, may mga question yung sa IPASS na wala dun sa mga, sa UWorld. So, maybe na-update ng IPASS yung mga questions nila, yung few banks. So, may mga bago akong, kumbaga, learning. Besides sa IPASS review materials, what other study materials did you use? Wala na po. Nag-focus lang po ako sa ano sa IPASS na reviewer. Ayoko po kasi mga confused since every maybe program po ng iba may ibang setup ganun, ibang ways sila ng pag-pitch. Then yung way ng IPASS for me is ano na mas simplified na siya, mas yung content niya is much more naman kumbaga supplemental yung book ng IPASS. Nung during that time, doon lang po talaga ako na-focus para hindi ako malito. While you're sharing your stories now, Sir Charlie, it gives me chills din eh. Kasi somehow, parehas na parehas yung ways natin during dun sa course of review. It's also 6 months, 3 months concept mastery, and 3 months practice questions with the review. But I also want to ask, did you experience any setbacks or failures during your NCLEX preparation? Like distractions, and how did you manage to get back on your feet? Yung unang setback kong po, yung una kong nabanggit kanina, yung relationship, pero after po nun, siguro po yung setback, yung mga questions itself na, kasi sobrang hihirap niya talaga. Kumbaga, although nag-review ka ng concept, ganun, yung mga, syempre, yung mga bagong topic na naka-come up, ganun, na hindi mo nabasa. So, kumbaga, another challenge ulit. Paano mo, kumbaga, masusurvive yung specific topic na yun, ganun, or yung concept na yun. So, during that time, kumbaga, ang ginagawa ko po is, yung book po ng IPASS, sinusupplement ko lang po siya, sinusulat ko lang po yung mga additional knowledge, dinadagdagan ko lang po. And then, meron akong another notebook na para siyang logbook din. Meron siyang table of contents para if alam ko kung saan ko hanap yung topic na yun, madali ko siyang mahanap. Hindi ko na kailangan mag-browse ng maraming pages.
So, yun yung naging, kumbaga, para siyang libro for me. Sinupplement ko yung book ng iPass pati yung notes ko para madali ko silang mahanap o yung ma-review yung topic na yun na kumbaga concerning sa akin. You have mentioned, sir, no, the review materials of iPass. I can say that iPass review materials itself is more than enough for you to pass the examination. Is that right? Yes, sobra po. Big help po talaga. If i-ingest mo siya talaga as in totally lahat ng mga topics doon, as in you're good enough na. That's good to hear, no, sir. Because I, even myself, did not use any study materials besides iPass. But of course, we also have to subscribe some question banks to help us with the test-taking strategies naman. Like UWorld, yes. 3 months subscription to, no? Yes po. 3 months po. And then, nag-start po ako, again, kumbaga 85 questions po ulit. And then, may mga topics na as in bago lang sa pag nabasa ko siya, as in sobrang bago, ganyan. Ninote ko lang siya dun sa notes ko. May mga topic na as in first time ko lang na-read. Parang pang medical stuff na, kumbaga, kailangan mag-injure kasi if nasanay ka dun sa mga may hirap na question, much better. Unlike kapag dun sa mga madadaling questions. Ganun. Ngayon, so start ako 85. Kasi kumbaga, pag sa UWorld po, di ba 85%. So, I tried to parang 8. Dalawang sets po usually. Sintuloy-tuloy. Yung po, usually, ang kumbaga, ang grade ko po parang 65 nung nag-i-start. And then, sabi ko, parang hindi pa ako contented. Kasi nagbasa pa ako nagbasa. Inalikan ko po yung parang possible na weakness. Kasi may pattern po eh. Kumbaga, if yung mga madali, yung mga may hirap na question like maternal. So, I tried to magbasa po muna sa mga material na topic na hindi ko alam. Tapos, and then, sagot ulit. And then, over time, nag-improve unti-unti. So, parang, kailangan natin i-humble yung self natin na yung pagiging better, hindi siya makuha in a week or in a month, but in a period of time, kumbaga, like 6 months, ganyan. So, kumbaga, overall, nag-flourish na lang ako nung parang patapos na. Doon ko nakita like 75 and up, minsan may 80 na, ganun. That's good to know, no, Sir Charlie. Parang, in a way, you have to enjoy every day, every learning. Yes. You have to deal with it na rin. Kasi somehow when you pass the examination, you will miss those times na nagre-review ka, you will miss those sacrifices, and somehow you will learn something from yourself or you discover something from yourself, di ba? Na ay, kaya ko pala tong gawin. Parang ganun. Sir, did you develop any specific strategies for answering NCLEX questions? Ang way ko po kasi that time, magtitira po ako ng 1,200 na questions doon sa QBank. If tama po ako, parang 2,300 something po yung questions that time. So yung 1,200 po, ginawa ko as CAT, Computer Adaptive Test. Kasi po, napansin ko, good na po yung mga exam ko prior CAT is kumbaga matataas na po. So I felt na kailangan ko pa ng much challenge pa. So yung last 1,200 po, ano na siya, CAT na po siya. Mas ano po siya, mas harder po yung mga questions na unlike dun po sa question bank. Ayun po, kumbaga, dun ko po natay yung sarili ko na nagiging mas ready na kasi more on 70 plus pa rin, ganun. And then, eventually, nung natapos ko na po yung CAT, nakisuyog po ako kay Sir Mark ulit na if kailangan ko na po mag-proceed dun sa parang yung tatlo po na test na kailangan i-gauge po yung readiness, ganun. And then he recommend po si Dr. Sylvester po as my coach. Ganun. So medyo short period lang po yung time namin at that time. So hinayaan niya po akong i-take na po yung first three. And then yung first two po is very high. And then yung third po is high. So kumbaga yung confidence ko po, like sabi ni Sir Mark, na maging part siya nung pag-increase ng confidence mo na ready ka na to take exam. At kumbaga maging ano siya, serve to you as parang tool, gano'n, na kaya mo siya. Gano'n, since itong readiness mo is matataas. Gano'n. So yung confidence ko po at that time, nag-peak siya at the moment na natapos ko na po lahat. Sobrang ready na po. That's why, sir, no, we understand having this confidence after taking your concept mastery. We are more prepared in practice questions na. So that's why we don't advise no muna to do your practice questions while you haven't finished or do your concept mastery. Yes. Otherwise, manghuhula lang tayo ng sagot. Tapos magiging iba na yung atake mo dyan when it comes to reading the options na. It's like, am I a safe nurse doing this or not?
Yes. Di ba? Hindi na yung, ito ba yung tamang sagot? Ito ba yung na-discuss? Di ba? Totoo po. May mga ganong instances po. It's like you're improving yourself day by day. Di ba? It's not an overnight result naman siya. Yes po. Tama po. Mm-hmm. Tsaka, although yung journey is so hard, siguro po, kailangan din natin maunawaan na yung love of learning pa rin. Baga kasi nakafocus tayo sa goal na, ah, gusto kong maging RN, USRN. Pero not enjoying yung process o yung pag-love mo dun sa process ng habang papunta ka doon, natututo ka. That knowledge, once na napapractice ka na ng pagiging USRN. That's good, sir. No? Ang dami po nating learnings from Sir Charlie with regards to his preparation or his journey to NCLEX. Sir, we are excited naman. Your mindset before taking the actual exam. I mean, what was your experience then? Yung mindset po is, nag-try po ako i-negotiate ng sarili ko na outside event ng mga negative or mga outside na mga circumstances na hindi aligned dun sa goal ko as to become a USRN. Hindi ko po siya ina-allow. Nag-start po yung prayer ko like yung person or yung mga circumstances na hindi aligned sa plan ni Lord na alisin. So, doon po nag-start. Kumbaga. And then, yung motivation po is to tulungan ko po yung parents at the same time. Mm-hmm. Kasi po, yung dream po ng father ko is to go to US. So, kumbaga, ano po siya, undergrad po ng nursing. And then, pag nung mga kabataan po namin during that time, parang if may bibigyan siya ng chance maging kahit kayo caregiver lang, i-take niya, makapunta lang ng US, ganun. Yung sinabi ng father ko na yun, nag-resonate for me na okay, gagawin kong motivation yung sinabi ng father ko to take yung further step para makapunta ng US. And then eventually, yung mindset is, kumbaga, additional na lang din, sir. May mga pagkakataon na outside event kasi na unforeseen eh. Like, may mga bagay na parating or mga situation na hindi mo inaasahan talaga. Sinabi ko kanina, nag-negotiate ako sa self ko na ito yung goal. Ito talaga yung goal. So, for us students, kailangan niyo po siyang i-embrace na ito yung goal niyo. Hindi niyo pwedeng hayaan na yung mga outside event is to, kumbaga, maging nag-hinder dun sa plans niyo to become a USRN. Kasi sobrang hirap niya. Hindi lang siya mentally exhausting. Kumbaga, all of you kailangan mong ibigay. Spiritually, mentally, emotionally, lahat. Prior ka, kumbaga, mag-review. So, tanongin mo rin sa sarili mo if overall kang ready to take yung further step dun sa gusto mong another career. Kaya, that's a good one, Sir Charlie, no? Talagang maganda yung ganyang klaseng mindset. We have to ask ourselves, no? If you are really prepared taking the exam. Second is, I mean, going back to your reason, why do you want to take this examination? Is it for your personal goal? Is it for your family? Or is this really what you want to do in the future, no? Sa akin, sir, yung personal po na choice, mas una pa rin yung parents. Gusto ko pong ma-experience din nila yung American dream, sinasabi nila. I think yung guided ako ni Lord ng knowledge and then wisdom, kumbaga, trinay ko po i-utilize kung ano po yung alam ko, and then nag-pursue po ako ng pagiging USRN. So parang second na lang po yung ano ko, yung gusto ko. More on my family side po, kumbaga, yung pinaka-important for me. Sila po kasi yung happiness ko, and then hindi man ako makakarating sa point na pag-review and everything, kundi din dahil sa akin. Yung parents mo talaga yung source of inspiration mo, no? That's why you really did push through in yes, passing your examination, sir, no? It's a big help yes, in a way na rin. Yes, some of us, it's a personal goal, but it takes a lot of courage din. Pag hindi lang ikaw yung iniisip mo, hindi lang sarili mo iniisip mo. Yes, you are thinking about also the retirement of your parents, no? We want to give them the best because they gave us the best of life as well. So, yes, napaka-meaningful po na mga sinabi niyo about sa parents. And kaya po din tayo, no? We are guided by God because hindi lang natin iniisip na yung sarili natin. Binibigay din natin yung sacrifice natin for them. Yes. At the same time, sir, may mga person din na along the way na nag-help sa atin na hindi natin alam. Yes. Maybe not through, kumbaga, personal, iba, nagpipray sa atin, ganyan. Mm-mm. So, kumbaga, wala man sila sa atin beside us. Prayer is, sobrang mysterious for me. He makes wonder na hindi natin alam. He makes plans yes. na hindi at the same time. Pero once na in-embrace natin yung kung ano man yung gusto niyang gawin, and then everything goes well, kumbaga. That's right, sir. Maganda talaga yung sinabi mo. I cannot top that already. It's a heartfelt message as well.
Sir, on your actual exam, how did you feel in taking the examination? Medyo nakakatawa lang po kasi that time po kasi kailangan pong tanggalin yung mga gamit sa katawan. So, ang dami ko pong orasyon kasi. So, meron po akong parang mga gamit sa paa, parang may coins, ganun, sa sapatos ko. Mm-hmm. And then parang may mga maliliit po na parang token, ganun. So, sa sobrang kabo po, hindi ko po siya natanggal eventually lahat. As in, may panyo pa sa kumbaga sa back pocket ko, and then may barya sa bulsa ko, ganun. So, pabalik-balik po ako sa locker room. Kasi kakapkapan ka po eh. Kailangan po i-check yung jacket and everything, lahat. So, every check sa akin po nung nag-a-assess, meron po akong barya, ganun. Meron po akong, may natago po akong gamit, ganyan. Hindi ko po alam kung nag-anxiety po ako ng konti kasi nag-start na sila, and then ako, nandun pa din. So, siguro it take me parang 5 minutes po back and forth. And then, nung nag-start na po ako nung preparation ko nung exam mismo, first question pa lang po, sobrang hirap na. As in, first time ko siya mabasa. So, nag-rely lang po sa strategy ng elimination, ganun. If hindi mo man alam yung question, may chance na kahit paano alam mo yung mga ano eh, yung ABCD, somehow may mga tidbits ka doon na hindi ito eh. Feeling ko hindi ito. So, eliminate. Then, nagka-come up ka sa dalawang questions, ganun. So, yung first 15, sobrang hirap niya. And then, I prayed during that time na sabi ko, Lord, if hindi pa ako papasa ng 85, i-continue nyo lang po. Kasi parang nasa 85 na po ako. Ay, 80 plus na po ako that time. Meron pa akong 2.5 hours. So, feeling ko enough pa for me if mag-endure ako ng 150 man in worst case scenario, ganun. Ayun, so, during papalapit ako sa 85, hindi na wala yung kaba ko during that time. Sobrang kaba, sobrang parang hindi ko alam kung kailangan kong mag-CR. Sir ulit. Parang nakatatlong CR po ako. Then, may break para po kumain, ganyan. Yung break helped me po to calm down. Glamos po ako ganyan, to repression, ganyan. May mga question po talaga, sobrang tricky talaga. Pero po, yung mga challenges. So, nung 84 na po ako, nag-pray po ko ulit na, Lord, if hindi pa talaga, please continue. Then eventually po, bigla po siya nag-stop ng 85. Pero, tapos hindi ko po alam yung makifeel, ganun. Sabi ko, parang sa sobrang hirap niya, hindi ko po talaga sure if pasado. Kasi during that time po, meron po akong 8 NGN. So yung NGN ko po, medyo kaya. Pero yung stand-alone question, medyo hindi ko po alam or sure if tama po or not. So luckily, since na-master ko po yung mga concept, totoo po talaga. Once na-master mo siya, yung mga NGN, as in parang sobrang ano niya, parang manageable na siya in a way. Kahit saan ka pa balik ta rin ng tanong, kayang-kaya siya. That's good, sir, no? Parang ano talaga, it boils down to your concept mastery. Even though we don't know the questions, at least we have the test-taking strategies naman. Because we cannot learn everything. We're not perfect. But at least the most basic things that the HIPAS has been teaching the students, we know them all. And joining us now, we have Sir Mark. Hello, Charlie. Nice. Hi, Sir Mark. Good evening. Very rare to, no, na may nakakausap tayo na psych nurse. Parang, I think the closest that we had na psych nurse natin na pumasa is si, I forgot yung sir, yung name ni sir, yung sa rehab. And I didn't know, no? I mean, kasi hindi yata natin siya napag-usapan kung yung kung saan area ka ng specialization nung And it's now, nanalaman ko lang na you're doing psych nurse pala. Wow. Amazing, no? I don't know. For me kasi it's like parang hirap ng psych nursing. it really takes a lot of skills really dealing with people's emotions, no? Kaya siguro may hilig si Charlie magbasa ng libro. Yes, po. At some point na nakatuloy yung gano'n, no? And I remember yung very first conversation naman ni Charlie noon. I was outside noon. Sabi ko, Charlie, medyo may ingay yung background ko, ha, so bear with me. But then he was telling me yung initial na approach na gagawin niya sa kanyang review. So sabi ko, anong ginagawa mo na review activities ngayon? So sabi niya, it's like maganda yan kasi he's planning to do it on a per topic basis. Kumbaga, bawa, funda muna siya. Tapos before siya mag-move sa next is, he would make sure muna na okay na siya sa funda, for example. Okay, so sabi ko, how long do you usually finish yung isang topic? Sabi niya, 3 weeks daw. 3 weeks. Wait lang. So sa kanya, bakit 3 weeks?
Is ako, if you're going to look at the list of lessons, na, like topics na meron tayo, ang dami nun. So, sabi ko, kung 3 weeks ka in one topic lang, abutin tayo ng isang taon dito, Charlie. Sabi ko, kailan mo mababalak mag-exam? Eh, this year daw. So, I found out na ginagawa niya kasi, yung initially, is after, for example, I mean, hambawa na nag-study siya ng funda, he will look for questions externally sa mga various resources, no, iko-combine niya yun, and then he'll answer at least 500 questions before moving on to the next topic. Okay, sige, sabi, wait lang. May exam schedule ka na ba? Wala pa naman daw. So sabi ko, why are you doing that ano route na 500 questions yung target niya na sagutan sa funda? So ang dami nun, ha? Kasi daw he wants to make sure na maintindihan talaga yung funda, which is good, no? Maganda yung, ano, maganda yung ginawa ni Charlie. Sabi ko lang sa kanya, sige, sabi ko, it's an ideal approach. Magandang approach yan. Kaso nga lang, is it practical for you to do that? Kasi kako, if you're just looking for the assurances na okay ka na sa fundamentals mo, then siguro kako, why not try to somehow trim it down to ano lang, 150. Ganyan. Or like lower. As long as you're getting good scores there, sabi ko, then you can move on. Ha? Kasi at some point, hindi naman tipong like lahat ng aspects or like specifics ng funda is like maaaral or like ma-master mo yun, no? But siguro si Charlie, siguro may pagka-ok-ok lang to si Charlie siguro kaya ganun yung ginagawa niya. But then again, it's a really a manifestation kasi imagine on taas ng rating niya sa PNLE, no? So siguro talagang ganun yung it's how he wants to attack yung ganitong activities na talagang maganda yung result. And then he mentioned nga kanina is like matataas yung mga scores niya sa UWorld niya, which is good. So buti naman ni Cha is ano, he listens naman, so I didn't have any problems with monitoring him kasi okay, maganda yun sa kanya, like he's listening sa ano, sa mga suggestions naman, is really open-minded on those things. So, ayun, eventually, medyo bumilis yung kanyang pacing. Kasi sabi ko, if you want to accomplish yung NCLEX mo like within 1 year, so medyo ibahin natin ng konti yung atake mo sa ganun. Ha? Sabi ko, medyo bilisan natin ng konti. Ayan. And, well, along the way kasi medyo na-busy na ako sa ibang bagay. So, I move him to a different coach naman. I think si Sylvester yata yun. Sabi ko, ano, muna natin kay Sylvester kasi hindi na ang powers ko. Ayun, and I was really happy when he told me, no, na pasado na siya. And, yun nga, we always say this, no, for sure, si Coach Jan, masasabi niya rin to siguro after quite some time na we really have some students kasi na alam na namin yan na okay, etong estudyante na to, papasa to. Parang ganun. Siguro it's really a product of our experience in doing these things. No? Na at some point, parang, although you cannot like somehow quantify kung bagay yung ganung thoughts mo, but then again, yung parang yung gut feel mo, oh, sige, mukhang malaki chances ng estudyante na to na pumasa. Kasi you know the ano, preparation nila, you know yung struggles, and you know basically the temperament ng isang estudyante when you talk to them na okay, medyo masipag to, or halimbawa medyo alam yun, basta hindi ko ma-explain, no? Siguro Sir Jan, balikan mo ko dyan pag naabot mo na yung ano na yun, no? sure sir. you will somehow have that, no? Yung nga, yung parang gut feel na yun. And hindi lang siya, no? I think you really have a lot of things that you want to accomplish with this license of yours, no? And I can really see na you are really passionate in what you're doing. So, and magaling kasi itong batang tumagano eh, mag-self-regulate and yung magano, mag-self-learn bagay-bagay. Which is a very good, ano, very good thing for him to do kasi with yung ganong ano, ganon siya ka, ano, ka-focus sa mga goals niya. So, for sure, malayo mararating ni, ano, ni Charlie sa mga susunod na act. Malay natin, no, baka future ano to, DON to sa US. DON, DON, o NP, o kalin natin, CRNA, no? Or like, I don't know. Yeah. So, you know, so, lang siya, ano, keep on focusing on what you want to achieve dito sa iyong bagong license. And sana, no, continue to have that grit sa mga bagay-bagay. Kasi you are here today because of those things na ginawa mo, no? And siguro, no, I mean, magandang very idealistic ka sa mga ginagawa mong mga bagay-bagay tulad nung initial approach mo. So, yun lang. Word advice lang. I-balance mo lang yun, ha, para, ano, medyo mabilis yung pacing ng mga gusto mong mangyari para marami ma-accomplish. Ma-accomplish and keep that humble attitude and, ano, pagiging open-minded sa mga suggestions nung mga tao na kapaligid sa'yo. Kasi, you know how to apply them. So, it's a good attribute.
Ayun. So, if you love ano, psych nursing, ayan, so continue mo yung ano, yung noble thing that you're doing with your clients naman dito sa psych nursing. It's a very specialized ano kind of nursing. And sana no, marami ka matulungan dito sa ano, brand of care na meron ka sa mga psych facilities naman, hindi lang sa Pilipinas kundi sa US. Okay? Thank you, Sir Mark. Thank you very much, Sir Mark. Marami po tayong natutunan talaga dito kay Sir Charlie. Number one na talaga na-amaze ako is you really develop a study plan. If it's 6 months, it's really 6 months. Mm-hmm. And you somehow focus on the content review. You did your practice questions. And you utilize all the resources na binigay talaga ni IPAS. And also, you manage your anxiety. Mm-hmm. Definitely, no? Di ba, may mga stages naman yan eh. Luckily, we are at the part of the mild anxiety lang, no? Yes, during the review. Did you also avail those psych consult of IPAS or other services ni IPAS? Unfortunately, sir, hindi na. Hindi ko na po siya na pa, ano, na access po. That's okay po, no? Parang mentally okay naman po so far. Napag-pray ko na yung dapat ko pag-pray. So, get along. Kaya naman. In a way, sir, no, because you really prepared for this to happen. Talaga, pinaghandaan mo siya, no? Mm-hmm. So, sir, with that, we want to present to you your IPAS certificate. This certificate is proudly presented to Charlie Villamato for successfully passing the NCLEX RN examination. This serves as a proof that the successful candidate indicated in this certificate is a safe nurse based on the USA Standards of Nursing Practice. Signed by Sir J. Padong and Sir Mark Zaspa. All right. Thank you, thank you. And sir, ito rin yung isa natin pinaka-inaantay, no? The IPAS certificate on top of the license. Am I right? Parang dati lang po, sir, ano, pag nanonood po ako ng mga ganito, parang, kaya ko kaya yun. Ganun. Pero iba pala yung feeling kapag ikaw na yung parang naka-receive. Yes. Same feeling, no, sir? Mm-hmm. I just want to say congratulations on passing your NCLEX. Isang ano significant achievement to. It's a testament of your hard work, dedication, and your perseverance. And you should be proud of yourself. And definitely, I'm sure your parents are really proud of your achievement. So, you know, your success opens the door to exciting opportunities. Definitely. And really, I have no doubt that you will continue to excel in all your future endeavors. So, sir, before that, I would like to ask, how did IPAS help you in achieving your American dream? Thank you, IPAS team and IPAS family. As in, from the start to finish, like, pati employment, in-email nila ako, like, Sir Cha, pwede bang i-invite ka namin para i-offer sa ibang mga hospital sa US, para endorsement po, ganun. Baga, from reviewing to endorsement, nandiyan yung IPAS for you. So, take time, do good, take your yung process, enjoy yung journey ng review, whatever it takes. Ang quote ko kasi, parang rest in the end, not in the middle. So, once natapos ka na, may feel mo na, sa wakas. As in, sobrang saya, sobrang fulfilling, like yung puyat, pagod, siyempre, naglaan ka rin ng sources mo, sobrang ano siya, worth it. So, don't forget to enjoy yung process ng learning, especially. Take it day by day. You will ask yourself na, I did better today, that's good. Then, get better every single day throughout nung last day mo ng review. Then, eventually, kapag nando ka na sa moment na mag-exam ka na, you need to pray hard and then let yung napag-aralan mo during those period na kumbaga, mag-flourish during that time. That's so nice, sir. No? How about our educators, sir? May message po ba tayo sa kanila? Special mention po si, ano, si Sir Ryan and then sila Ma'am Pao and then Sir Jay. So, especially kay Sir Ryan po kasi parang meron silang ano, blend as a team. Kumbaga, ito good sa ganitong bagay, so pagpapatawa while nagtuturo, ganun. Si Ma'am Paula, good sa NGN. And then, si Sir Jay, as in, very specific po sa pag-breakdown ng mga cases, ganyan. So, sinashare silang mga important details na minsan binabaliwala lang natin. Ganun. Pero, kailangan nyo mag-take note talaga. Especially pag may ma-advise sila. So, take nyo siya. And then, kung meron kayong ano, parang logbook or book, inote nyo siya kasi sobrang special niya, like magagamit nyo siya in a way na kapag nandun na kayo sa process ng
especially question and answer na talaga, ganyan, magka-come through it siya. So, take your time, especially sa mga coaches din. So, if ever na may mga kailangan kayong i-ask, don't hesitate to, ano, kumbaga, magtanong, ganyan. Kasi, syempre, may mga bagay tayo hindi alam. And then, kailangan natin i-humble yung self natin na hindi natin talaga alam. And then, maybe other out there, alam. And then, kayo po yun, mga coaches namin, mga mentors, ganyan. So, kumbaga, yung pagiging humble is kailangan andun sa'yo para to know na maybe mas alam to ni Sir Mark, maybe alam to ni Sir Sylvester or ni Sir Jay. So, don't hesitate to ask. That's a good note, no, Sir Charlie? And thank you for sharing those good things to our students para alam din nila yung i-expect nila for this review program on how they help you in achieving your American dream. And we have Ma'am Jamie Robbins joining us tonight. She'll be doing the lecture later on with the testing strategies. Hi, Miss Jamie. Hello. Hello, everyone. Good evening. Hello sa inyo, Sir Mark, Sir John, Ma'am Glycel, and Sir Charlie. Congratulations po. I am so happy that you passed your examination. Ano, yeah, I'm hearing, ang narinig ko lang is you're saying be humble. Yes, humility is very important, everybody. Because, di ba, we have like, ang sinasabi ng parents natin before, the more you succeed, you must like bend and not to be so proud of it, right? I mean, you are proud, but in a good way. Yes. So I know you will achieve your dream, you will have a greatest future, a brighter future, being humble, malayo yung mararating nyo, Sir Charlie. And you are very much willing to learn from us because, yeah, I mean, of course, you want to learn to people who had the experience of taking the examination, right? Because yes, we have to admit we don't know everything. That's totally okay. But then congratulations, sir. I wish you the best of luck in your journey. I know malayo yung mararating mo. God bless you more. Thank you po, ma'am. Thank you so much, Ma'am Jamie. So, Sir Charlie, thank you again for your time in sharing your wonderful stories with us. Definitely, our students have gained something from you. I pass processing, maybe easy for you.